Welcome ulit sa channel natin mga kalikot. May kakalikutin ulit tayo, isang Canon MP198. Yan. Pinapacheck lang ng may-ari kung okay pa siya or kung gumagana pa. Pero na-try namin siya doon sa bahay nila. May power naman, kaso nagbiblink yung mga ilaw niya. So yun yung mga i-check natin mamaya guys. Tapos pinapacheck ng may-ari kung maayos pa natin siya or hindi na. So bagong lahat guys, mag-shoutout muna tayo. Ayan. May kudigo ulit tayo mga kalikot. So shoutout natin si Karex Boy TV, Kristan Satore, at saka kay Huyo, at saka kay Rachel Guillermo, at saka kay Susana Bayola Vlogs. Maraming salamat guys sa pagsuporta sa aking channel. So umpisa na natin siya mga kalikot, tara. Plug na natin siya. Ayan. So ayan guys, nagpa-power on naman. So ayan siya mga kalikot. Nagbi-blink yung black at saka yung colored ink niya. Siguro hindi niya na ma-detect yung kanyang cartridge. Or wala nang laman. Kasi matagal daw to na stock mga kalikot. So baka natuyuan na. Tapos sabi ng may-ari, ini-injikan lang daw nila ng ink. So linisin ko muna siya mga kalikot bago tayo mag troubleshoot mamaya. A few moments later. Try natin gamitan ng laptop mga kalikot para ma-check natin kung ano yung error niya. Tapos download muna natin yung kanyang drivers kasi wala pa tayong drivers ng Canon MP198. Ayan, download muna natin yung drivers niya. So type nyo lang kung ano yung model ng inyong printer. Kunwari dito sa atin, Canon MP198 drivers. So yan lang yung mga itatype natin. So mamili lang kayo dito guys ng mga link. So try natin to. So try natin tong download. Yan, baba lang natin. So piliin natin yung may 64-bit mga kalikot. Ayun, so nag-download na siya dito. Yan, so tapos na siya nag-download. Install na lang natin yung drivers niya mga kalikot. Yan, open na lang natin. Yan, next na natin. So, antayin lang natin hanggang sa matapos yung kanyang installation ng drivers mga kalikot. Yan na, tapos na siya nag-install. So, complete. Yan. Check na natin dito sa ating device and printers. Tapos, ito na yung na-install natin. A few moments later. Off ko muna siya mga kalikot, tapos linisin ko muna yung contact niya dito sa kanyang cartridge. Tapos lilinisin ko rin guys yung contact ng ating cartridge kasi medyo madumi na siya at saka nagkukulay green. Yung parang amag na kulay green. Ayan o. So linisan ko muna siya guys, tapos salpak natin, tapos try natin mag-print para ma-check natin kung ano yung error niya. Nagbi-blink yung kanyang black at saka colored. Panglinis ko lang dito mga kalikot, lighter fluid, yan, lagyan nyo lang yung brush natin. Yan, tapos brush natin siya dun sa kanyang contact. Pero wag nyo lang masyadong idiin guys kasi baka maputol or mabaliko yung kanyang contact. Madumi na kasi yung dito banda sa contact ng kanyang cartridge. Parang nag-green siya or parang inaamag.
Yan. Tapos yung cartridge niya mga kalikot, linisan rin natin ng lighter fluid. So kung may cotton buds kayo or cotton na ganito, yun na lang yung panglinis nyo guys. So dahan-dahan lang, baka mapunit yung ating flex ng kanyang cartridge. Parang inaamag na yung kanyang contact. Nagkukulay green siya. So parang hindi na ata natin ito maayos ah. Ayun na, pati yung cotton natin, kukulay green na rin siya. Hindi ko lang alam kung nalagyan ng ink. Lagay na natin yung kanyang cartridge. So na-power on na natin siya. Try natin muna dito guys sa tissue kung may lumalabas na ink. So parang matigas na. Kasi isang taon na ata ito na stuck mga kalikot. Wala nang lumalabas. Try natin mamaya guys lagyan ng lighter fluid, baka sakaling kwan matunaw niya yung tumigas na ink. Yun, wala na talaga. Or baka wala na ring laman. So wala talagang lumalabas sa kanyang print head. So ayan, wala na, tumigas na yung inks dito sa kanyang print head. Ang gagawin na lang natin dito mga kalikot, na talagang papalitan na yung buong cartridge. So check ko muna kung nakakadetect pa ba yung contact niya dito sa lagayan ng cartridge. Kasi mamaya niyan, binilhan pala nila ng cartridge pero hindi niya na makontak yung ating cartridge kahit bago siya. Baka may problema na rin yung contact ng cartridge dito sa kanyang casing. So try muna natin guys, salpak tong mga cartridge niya tapos try natin mag-print. Check natin kung ano yung error niya. Kasi lalabas naman yung error niya kung kulang yung ink niya or wala siyang ink or hindi niya na makontak itong ating cartridge. So troubleshoot muna natin siya guys. Yan, nung kinabit natin mga kalikot, ang nagbiblink na lang yung kanyang colored. So yung black na contact niya. Ayan o. Try natin mag print test page. So ito na yung lumabas na error niya. Yan yung lumabas na error mga kalikot. Hindi nakakonek yung ating colored cartridge. So yung black lang yung nakakonek. So doon kasi sa kanyang contact, doon sa ating cartridge, medyo kwan na siya, parang green na. Kumbaga may amag-amag na siya, so siguro hindi niya na makontak yung kanyang cartridge. Ang problema niya, no, kapag binila ng may-ari, baka hindi ko rin alam kung okay pa ba yung contact niya dito sa kanyang casing ng cartridge. Kasi parang madumi na rin. So mamaya nyan, bumili sila ng bagong cartridge, kinabit natin. Baka sira rin yung contact ng kanyang cartridge doon sa kanyang casing. So ang gagawin ko lang nito mga kalikot, kausapin ko muna yung may-ari kung gusto nilang sacrifice or bibilan nila ng bagong cartridge. Pero 50-50 siya. Hindi ko sure kung ma-recognize niya yung bagong cartridge natin. Kasi baka nagkaroon ng tama na yung contact niya doon sa casing ng cartridge. So bali, update ko na lang kayo mga kalikot kapag kung ano na yung usapan namin ng may-ari. The next day. Good morning mga kalikot. Update tayo dito sa ating ginagawang printer na Canon MP198. Bali, ibabalik na natin siya sa may-ari mga kalikot. Na-troubleshoot naman natin siya. So ang problema niya mga kalikot, doon sa kanyang cartridge. Kaso ang problema guys, baka naapektuhan na rin yung kanyang cartridge assembly. So hindi natin sure kung gagana pa yung kanyang contact.
papunta doon sa kanyang cartridge. Sabi naman ng may-ari mga kalikot, subukan nilang humiram na lang muna ng same na cartridge para masubukan lang kung madetect niya yung kanyang cartridge bago sila bumili ng bago. So yun lang yung mga ginawa natin guys, nag-focus lang tayo doon sa kanyang cartridge at saka doon sa kanyang cartridge assembly. So doon lang tayo nag-troubleshoot. Hanggang dito na lang ulit guys yung video natin para dito sa ating Canon MP198. So maraming salamat ulit guys sa panonood ng mga video natin. Huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating channel at pahit na rin ang notification bell para updated tayo sa mga bagong mga video natin. So maraming salamat ulit guys. Ingat kayong lahat and God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye bye!